bang sabi sa'yo ng mama na pagtanungan mo? Eh, tama rin naman din yung description na binigay ko sa kanya eh. Si inay, si Linis nga yung nakita niya. Nakasakay pa nga rin sa kanatong si inay eh. Tsaka, karin siguro kung bibilisan pa natin, naaabutan na natin sila. Kaya bilisan na natin, halika na. Saan tayo? Siguro dito na muna tayo. Parang dito na lang kaya. Mamaya na lang natin putahan yan. Total, pauwi na naman yan eh. Dito na lang tayo magputa, okay? Balikan na lang natin yan. Sino ba yan? Ah, Aldo. Pero gusto magpag-usap sa'yo. Sino ba yan? Kabila niya sa grupo ni Teniente Lamera na puro matitinik na intelligence officers. Si Kapitan Rodrigo Cervantes. Halika, papakilala naman. Excuse me, oh, Kapitan. Ito si Ricardo Enriquez. Magandang umaga, oh, Kapitan. Kinagagala kong makilala kita, Mr. Enriquez. Tarde na lang ang tawag sa akin. Ano bang may paglilingkod ko? Well, tungkol kay Jola Mira. Alam bang hanggang ngayon ay hindi pa siya natatagpuan? Yun nga ho ang balita namin eh, sir. Ano ba talaga nangyari? Binukuto ba talaga si Teniente Lamera? Yan ang lumalabas sa aming investigasyon. At marami kami pinagdududahan. Kabilang ka sa kanila. Dad, bakit ho? Hindi ba kayo sang-ayon sa pasya ng mama? Clara, hindi sa... hindi ako sang-ayon. Kaya lang eh... Kaya lang? Kaya lang wala namang alam ang mami na hindi niyo ako tunay na anak at walang karapatan sa mga ari-ari niyo. Ganun ho ba? Clara, hindi ko sinabi yan. Ang sa akin eh, para bang napakabata mo pa para pag-ukulan mo ng panahon ang gustong mangyari ng mami mo. Makakagulo lamang yan sa pag-aaral mo. Ay, hindi, Dad. Hindi nga ho eh. Unang-una nga, kailangan ko nga ho matutuhan yun. Makakatulong sa pag-aaral ko yun. Diba, para at least, matutuhan ko kung paano ang tamang pagdedesisyon. Clara, iba kasi yung actual kaysa sa pag-aaral. Dahil sa sandaling posible na malaki ang mapipinsala sa sandaling magkamali ka. At hindi basta-basta maitutuwid yun. Sa madaling salita, hindi nga kayo conform. Clara, pagbibigyan ko ang mami mo, ayokong isipin mo rin na kaya hindi ako sang-ayon dahil hindi ka namin tunay na anak. Pero gaya ng dati, magkakaroon tayo ng kasunduan at kondisyon. Anong kasunduan at kondisyon? Sa kondisyon na makakabuti para sa ating lahat ang gagawin mong pamamahala. At sa kasunduan na ipaalam mo sa akin lahat bago ka magdesisyon. Ano ba sabi ni Negro bago umalis? Eh, nakikibalita, boss. Kung ano talaga binabalak ng Captain Cervantes na yun. Ito na pala sa boss, eh. O, ano? Boss, si Kapitan nandun kina Cardo. At mukhang eh, pati yung pinsan mo suspek sa pagwala ni Lamera. Nakita mo? Oo, boss. Balita ko nga eh. Lahat ng may record na taga rito sa atin, kinukuna ng statement. Akala ko ba nilayasan mo na ako? Oh, bakit naman kita lalayasan? Eh di para hanapin yung lukaluka mong asawa. Pwede ba, Linita? Ha? Tigilan mo naman ako. Huwag mo na singitan ng kamalasan tong buhay natin. Alam mo ba ngayon, pinapasok na naman tayo ng panibagong problema. Alin? Yung pumalit kay Lamera. Eh bakit? Ano ba kinatatakot nyo, ha?
Eh, wala naman kayong kinalaman sa nangyari kay Lamera. Naku, naku, ma'am. Huwag kayong maingay. Baka may makarinig sa'yo. Bakit, Gary? May kinalaman pa kayo sa nangyari kay Lamera? Ha? Kayo ba mismo? Ang trabaho. Pero hindi pa namin alam kung ano ang resulta. Dito ka lang pala. Anong ginagawa mo dito? Wala. Eh, di ba't usapan natin na aayusin natin yung basement? Tsaka sabi pa nga, ayusin din natin yung mga sampayan. Oh, tiga na. Mauna ka na lang. Susunod na lang ako. Tsaka boy, alam ko na kung sino inaabang mo dito eh. Yung babaeng nakaitim na naman, no? Napanaginipan ko siya kagabi. Siya raw ang nanay ko. Jeb, parati mo iniisip na nanay mo nga yung naghahanap sa'yo eh. Eh, paano kung gaya rin nung dati? Na loko lang pala. Mamaya kasabot pa nila Edong at Miller yun eh. Sige ka, baka mahuli ka pa uli nila ito totoo ulit. Eh, paano kung totoo na pala? Paano kung siya na talaga nanay ko? Iris, gusto kong makilala nanay ko. Nakakaramdam ako. Buhay siya. Siguro kung bibilisan pa natin yung paghahanap sa kanila, makikita na natin sila. Siguro magtsaga na lang tayo. Saan daw yung memorandum ni Mr. Cardenosa? Oh, sige, Lynn. Pakisabi mo na lang kay Lori na kung may iba silang kailangan, eh dito na lang ako sa bahay tawagan. Ha? Okay. Bye-bye. Sweetheart, nakausap mo na ba si Clara? Oh, nakausap kami. At nasabi rin niya sa akin yung naging pasya mo. Alam kong hindi ka conforme sa desisyon ko, kaya lang. Tignan mo naman, sweetheart. Nasa sapat na gulang na si Clara, tsaka siguro naman panahon na para turuan natin siya. Naiintindihan ko kung gusto mong mangyari. Kaya lang, hindi mo na yata inalaman talaga nangyari kung bakit halos sabay-sabay nag-aalisan ang mga kasambahay natin. Teka, ano pa bang dapat kong malaman? Hindi ba malino na gusto nila sisihin natin si Clara dito sa nangyaring to? Hindi ba malino na binablockmail nila si Clara? Sweetheart, malaki ang takot nila at pagkalang kay Clara. Hindi nila gagawin yung iniisip mo. Alam mo, parang napapansin ko eh. Bakit ba parang mas pinapanigan mo ibang tao kesa sa sarili mong anak? Pakiramdam ko,
parang dinidiin mo rin yung anak mo dito sa nangyaring to eh. Ano ba talaga? Meron ka bang problema o may sama ka ng loob kay Clara? Alam mo, Kapitan, kailanman hindi kami na nagkaroon ng di pagkakaunawa ni Teniente Lamera. Sa katunayan niya, ako nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon kung kinakailangan. Anong mangyayaring isa ako sa suspect? Kaya si Pacheco, siya makakapagpatunay. Totoo sinasabi mo. Kung di dahil kay Pacheco, malamang sa headquarters tayo nagkakilala. Eh, sir, sino ba yung mga suspect sa nangyari? Marami. Miyembro ng iba't ibang sindikato. Ricardo, kung talagang wala kang kinalaman, makipagtulungan ka sa aming investigasyon. Mapapadala sandalaw ko sa iyo. Kahit paano, alis na kami. Siya nga pala, bago ko makalimutan, huwag ka muna bibiyahin ng malayo. Maring pagtawag pa kita sa headquarters. Ricardo, buti hindi nila binanggit yung tungkol kay Gary. Di ba, isa rin siya sa suspect? Mukhang maraming nalalaman si Kapitan. Hindi lang masyado madalda. Alam mo, pinapainan niya ako. Pero hindi niya ako mahihisan. Kung naman ang mga nalalaman niya, sara niya na lang mga bibig niya. Dahil maaaring sumabit kayo sa kasong ito. Pwede na naman. Pati pala ito, nadala ko. Sino ba ito? Ricardo Enriquez? Sino ba ito? Si Chucardo. Tama, pinsan ang kita eh. Hindi ko natanggihan si Gary nang ipakiusap niya sa akin na pagpalitin ko ang dalawang sanggol. Dahil sa malaking utang na loob ko sa kanya, kahit labag sa loob ko, ginawa ko ang gusto niya. At nang gabing iyon, ay isinagawa ko ang aming plano. Nagawa kong pagpalitin ang mga anak ni Gary at Amante. Ang anak ni Gary ay napunta sa mga Del Valle. At ang anak ng mayaman ang nakuha ni Nagari. Sila'y walang iba kundi sina Mara at Clara. Siguro kaya nagkamali lang tayo ng pinintahan. Siguro kung
Kung bumalik tayo kagad, nakita natin sila. Kung sabihin, babalik tayo. Nagugutom ka na ba? Huwag ako intindihin mo. Ikaw nga inaalala ko eh. Kanina ka pa sinisikmura. Kung gusto mo, umuwi muna tayo. Tapos, saka na lang tayo bumalik dito. Medyo mahapdi na nga yung chat ko eh. Tsaka, medyo nahihilo na ako. Gutom ka na nga. Umuwi muna tayo. Ang buhay minsan nagkapagtataka.